Good morning pong muli sa inyong lahat at welcome pong muli sa akin channel. Sana magustuhan niyo po itong ibabahagi ko today. Ito po yung aking bagong laptop na Dell Inspiron 15 5000 series. Maganda pa kayong bumili ngayon na itong model na ito. Lalo na ngayong napaka-in-demand ng laptop. Napakahirap maghanap ng laptop ngayon. Opo, di ba? So tara na, start na po natin ito. Enjoy! Okay, good morning and welcome po muli sa aking channel. So remember po last nung sa vlogs ko na kung paano i-check yung laptop or yung desktop nyo online kung anong sira. So it turns out na medyo maraming siyang sira, so kailangan siyang palitan. So today, pag-usapan natin itong bagong ginagamit ngayon na Dell Inspiron 5000, so 8250U. Okay po? Pero bago lahat, ito muna ang tips and tips po natin. Ayan po, isip-isip po habang may time. So kung ano po ba talaga ang perfect fit para po sa inyo. Ayan. Okay, thank you po muli sa pagbisita sa akin channel. Pero bago lahat, syempre alam nyo na. So tingnan po natin ngayon kung maganda po ba itong bagong laptop na Dell. Okay? So, pwede po ba siyang gamitin? Tingnan natin. Start na natin kung maganda po ba siya na this 2020. Okay po? Let's go! Yan po ang kanyang quick guide. Yan po siya. Ang kanyang namang adapter, power adapter. Wow! Yan po ang logo pa lang. Napakaganda na. Ayan siya. At napakadami niyang port. Yan po. Magagamit po ba natin ito lahat? Wow! Ayan siya. So, may power adapter, port, yan. Yung kanyang USB 3.1 Gen 1 Type-C, parang cellphone. At HDMI, ayan po siya. For monitor, kung gusto gamitin natin monitor ang TV natin or any monitor. Yan. Meron po siyang network port para sa laptop, para sa internet, syempre. USB 3.1 Gen, yan. Para for speed. Yan po siya. Mas mabilis kung dyan po nyo ilalagay ang transferring ng data using USB. Yan po. Mas mabilis po yan. At ang kanyang 3.5mm headset port. Yan po. Yan siya. Napakakinis. Yan po siya. Makintab pa sa sikat ng araw. Ayan. Ano po yan? Ano yan? Ano yan? Yan yung kanyang edge. Ang ganda naman. Pero actually ito po yung ano, yung kahit yung previous model ng Dell. Halos ganito rin po yung design niya. So, halos yung bezel niya hindi po nagbago. Ayan siya. At sa kabila, ayan, yung kanyang SD memory card reader. Tapos, USB 2.0 naman yung dito sa kanan. At tapos yan, meron pa siyang, yan, yung pwede ka pa mag-CD sa kanya. Ayan siya. Ito naman kanyang likod. Silipin natin. Ayan siya. Manufacturing date niya, year 2018. Ito po ay nilabas noong 2017 itong modelo na ito. So almost 3 years na po siya sa market. So maghanap-hanap po tayo. Hanap-hanap pag may time. Ayan po siya. Wow! Alay kay kinis. Ayan. Sa akin po, parang lalaking-lalaking dating niya. Kung titingnan niyo po siya, parang lalaking-lalaking. Ayan po siya. 15.6 Full HD. Ayan, yung kanyang touchpad. Ayan pa, premium support services po. Kakaiba si Dell. Ryzen Graphics. Ayan. Try natin ngayon dito sa online learning. Ayan, sinubukan po natin at okay naman po lumalabas sa kanya. Hindi po siya naglalag. Magagamit po natin ng maayos. Sa games po, try din po natin. Dahil dito sa Ryzen Graphics 530. Ayan po. Medyo maganda lang lumalabas sa kanya na graphics sa games. Ayan po, kitang-kita natin dito. Hashak! Ayan po, ang ganda. I think yung kulay din naman, maganda rin siya. Sabi ng iba, hindi raw maganda yung video quality niya or picture quality. Pero hindi po eh. Kung makikita po natin dito, ayan. As I experience din also, ayan siya, pinagamit ko sa anak ko para magamit natin, matry natin yung iba-ibang games. Ayan po! Attack! Attack! Ayan. So ito po, nag-try din akong gamitin siya PowerPoint presentation.
Ayan siya, okay naman. So maganda rin naman siya, hindi siya naglalag din. Okay siya. Okay na okay. Okay po, so based on experience dito, dahil na hands-on ko na po siya, first sa design, medyo makapal po siya, pero yung bezel niya, yes, okay naman siya. So yung previous edition ng Dell, medyo yun pa rin siya, hindi siya masyadong in-update. And then maganda lang sa kanya, napakarami ng ports na para na pwede nating pagpilian, di ba po? So siguro sa akin lang yung comfortability, siguro depende rin sa gumagamit. Kasi sa akin, I think lalaking lalaki yung dating niya. So pwedeng pwede sa akin. And pagdating sa audio naman, sa sound quality, I think napaka-clear ng sound niya. Crispy-licious. Sa performance naman po nitong Intel Core i5-8250U, sa akin, tingin ko, based on as I experience today, so hindi siya naglalag, maganda siya pagka ganon. Ang kanyang 1TB 5400 RPM HDD na speed, better sana if SSD na, di ba? Yun lang ang yun lang, pero okay na rin to. Yeah, yung battery life, yun lang. As experience ko today, meeting inatinan maghapon. So as I experience, 5 hours, lampas lang ng ilang minuto sa 5 hours. Basta 5 hours siya. 5 hours yung battery life niya. So siguro mas maganda kung medyo mas mahaba-haba pa sana yung battery life na itong laptop, di ba? Pero okay na rin. Kasi hindi naman tayo lagi nag-meeting ng ganung kahaba. Yes. Yung webcam niya, okay din. 720p. Okay na rin. Hindi naman, kumbaga, kailangan lang natin siguro na mayroong konting backlight sa likod. Di ba po? Yan. So, 15-inch na rin siya with solid 8th-gen core performance. Diba? So, siguro yun lang. Battery life lang siguro talaga yung aking masasabi na kailangan i-update. I-upgrade siguro. And okay rin siya yung kanyang Radeon Graphic 530. So okay naman, lalo na kung optimal resolution, mas maganda. Maganda rin siya for light video editing and casual gaming. Okay po, so thumbs up, kudos dito sa Dell. At sana po ay nagustuhan niyo po itong aking videos na binahagi today. See you po again next time. Kuya PJ, say hi. Hi! Ito po pala si Kuya PJ. Siya po yung aking light man sa video na ito. Say hi! Hi! Say hello! Hello! Welcome to my channel!